Yes, Maring MJ at mga kapatid, kami na ay parang makeup ng inyong buhay. Kung kayo ay nalulungkot, kayo ay nalulugmok sa inyong mga problema sa buhay-buhay, aba, syempre wala kakulay-kulay ang ating pagmumuka. Kami ang magiging makeup ninyo. Dahil dito sa Idol in Action, bibigyan namin ng buhay. Dahil dito, masosolusyonan ang inyong mga reklamo sa cellphone load, pera, at kung sino-sino pa mga nilereklamo ninyo. At ano na pang hinihintay ninyo, aba? Mag-subscribe na kayo sa YouTube ni Idol. Dahil ito lang naman ay meron ng... Mamaya na muna. Pero kayo ay mag-subscribe, click the bell button, teng-teng-teng, at select all. At wag na wag nyo rin kakalimutan, ha? Maaari po kayong mag-message sa aming Facebook page, Robbie Tool in Action, para sa inyong mga sumbong. At ito na, Idol, simulan mo na, Idol. Go, go, go! Teka muna, Karo. Sandali lang. Patay tayo. Sandali lang. Opa. Ilan na yung subscribers ng YouTube? 16.9 po. Subscribers. Kala ko nakalimutan mo. Ako medyo kanina nalimutan ko talaga. Buti na lang. Okay. Mag-isip pa ako. Salamat, Kapitana Carol. Salamat po. And now, gusto nyo mag-sayawan muna tayo para pampag-good vibes? Sige na nga. Eto, panoorin nyo na. Direk. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoo, ang sarap maging... Ayun, tatlo sila. Merong isa, nakita naman, naka-uniforme siya ng doktor. Yung isa, naka-uniforme ng teacher. Yung isa, naka-uniforme ng traffic aid. Kompleto recados. Yan ay sina Joyce Buenaventura, 19 years old. Jana Buenaventura, 15 years old. Say Buenaventura, 14 years old. Magkakapatid yan sila. Mamaya makakausap natin sila. Ngayon, alam ko nang ina sa isip nyo. Alam ko na. Alam ko na. Ngayon pa lamang, pindot na kayo ng pindot ng inyong mga keyboard at ine-enter nyo na ang inyong mga cellphone numbers. At pati mga emoji na para madali kayo makita at madaling matumbok. O, di ba? Pwede na ako manghula. At ang sunod yung iniisip, papasok na yung Dial Girls. Tama yung hula nyo. Ito na sila. Pasok. O, di ba? At ang hula nyo ngayon na sila'y sasayaw, tama. Sasayaw sila, di ba? O, ano na naman yan? Ha? Ano yan? Ganun lang? Anong klase yun? Oh, ito, nakapajama pa. Ano ba to? Ang lawak na. Oh, sige, bilisan nyo. Sige. Anong klase? Okay na, end cut. Mayayain kayong dalawa. Hindi kayo magiging sikat na dancer impression. Oh, di ba? Anyway, paandarin mo na yan. Ang dami ko nakikita mga hearts. Ang dami, oh. Puro heart. Emoji, puro heart. Sige na, pindutin nga natin yung maraming heart. Op, op, nalampasan na. Sige, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. And go! Yun. Aba, may 5,000 ka na, may ulam ka pa, saan ka pa, eh dito na. O, oh, di ba? Anong pangalan? Jonna May. Ha, Jonna May. Hello, Jonna May. Meron ka ng 5,000, 5,000, 5K, pesos. Meron ka pang manok. Manok. Lechong manok. Chooks to go. Ayun, no. Tumatawa na. Si pangalan ulit ka? Jonna May. Hello po.
Hello po. Hello. Jonah May. Po. Ma'am. Hello. Oh, hello. Kumusta ka? Hello. Hello. Nanonood po ako. Alam ko. Meron ka ng 5,000 pesos. Oh. Taga saan ka, Jonah May? Ma'am. Taga saan ka? Ma'am, pakipatay mo ulit 'yan. Ma'am, patay mo muna yung pagpapanood. Saan sa Oriental? Saan? Sa Oriental? Saan sa Oriental? Davao Oriental? Pa. Misamis Oriental? Misamis Oriental. Misamis Oriental po. Okay. Opo, Misamis Oriental. Ma'am, alam ko, ma'am. Ma'am! Sige na lang, pabilisin lang natin. Ano bang paborito manok ng bayan? Ha? Ma'am! Just to go! Just to go. Ma'am, pwede ba pakipatay yung TV? Ma'am, pakipatay TV, please lang. Just to go po! Okay, just to go. Congrats! Ma'am, pwede pakipatay yung TV? Pakipatay TV, please. Ma'am, maubos yung oras, maubos yung oras namin sa iyo lang. Kasi, pakipatay, please. Ma'am, patay. Patay yung TV. Okay? Cellphone lang. Ma'am. Hello? Ah! Oh, yan. Okay na. Patay yung TV. Anong ulam mo ngayon, ma'am? Itlog pa. Oh, kahapon itlog din. Itlog ngayon. Ano yan? Hard-boiled? Scrambled? Sunny side up? Sunny side up. Wow. Oh, my favorite. Oh. Soft or hard? Overdone or well done or well done o yung soft boiled? Ano matawag nun? Malasado. Malasado, sige. Malasado yung well done. Boiled egg. Malasado po. Malasado. Oh. Boiled egg. Masustansya. Tapos sinangag. Sinangag. Apa. Oh. Pero mamayang hapon, may merienda ka ng chokes to go. Salamat pa. Oh. Ano ulit yung paboritong manok ng bayan? Chokes to go. Eh, nasubukan mo na ba yung ano, yung uling roasters? Pa? Uling roasters, nasubukan mo na, uling roasters? Hindi pa pa. Subukan mo yan next time. Baka makalimutan yung pangalan mo sa sobrang sarap. Anyway, sige ma'am, 5,000 plus manok, chokes to go. Okay. Manok ka kumanta, hindi? Marunong pa. Oh, sige, kanta ka. Bilisan mo ha. Baka maubos yung oras ko sa'yo. Oh, game. Go. Ano man ang sumbong nadala, basta alam na tama ay makakasama mo siya. Aha. Wala na sigurado ko okay. Yun. Itapuin ang taon. Okay, sige. Pinanaapin. Okay. O di ko na aking ipagmamalaki. Okay, dalawa. Iiwalan sigurado ko yun. Sarap itapuin action. Yan. Itapuin action. Yan. Sige. Go. Sa tayo sa Kingsland, bakit ako? Hindi na. Wow. Hanggang pag inaapi. Okay, finish na. Finish na, tapos na. Panalo na. 5,000 pesos plus manok ng bayan chokes to go plus TNT 2-5. Okay. Salamat po, Sir Rafi. Thank you. Okay. Ito ngayon. Okay. Sandali lang. Kailangan ko siguro pag minanood choreographer, turuan nyo itong dalawang magpang sumaya. Ganun-ganun lang kasi. Ah, parang kayo mga bata eh. Panoorin po natin ating accomplishment report. Heart nyo na. Sobrang daming heart. Ay, nag-ring na pala. Hello, I do! So ma'am, ano bang ulam mo ngayon? Noodles lang po sir, tsaka lumpia. Wala bang gulay dyan? Isda, manok, ganon? Wala po sir, wala po naglala ko sir. Hindi naman po ako makapuntang palengke. Wala po magbabantay sa anak ko sir. Alam mo ba yung paborito ko manok? Yes po sir, chokes to go. Panalo ka na ng 5,000 plus isa chokes to go na manok. Diba?
yung Chooks to go na pang-ulam namin ngayong gabi. Maraming maraming salamat po, Idol. God bless po. And now, umpisa na natin ang ating unang kaso. Makakausap po natin si Ma'am Lorgina Torregosa. Miss Lorgina, magandang umaga po, Madam. Magandang umaga po. Malungkot na malungkot si Ma'am. Hindi kayo masisisi. Doon sa video nakita namin, talagang, huh, mahirap may spellingin po yung mga nangyari doon. Ma'am, pakipaliwanag sa amin, ba't ho napunta sa ganun yung sitwasyon? Talagang alitan po niyan si Rocky Tol po. Unang-una niyan, yung kapatid ko po, may kulang sa kanila ng piso. Friend talaga, kaibigan kami niyan noon pa, mga sir. Pero okay, nung, dahil lang sa kapatid ko, kulangan siya ng piso ng pantika, hindi pa niya nabayaran at nung bumili itong kapatid ko sa kanilang tindahan, siningil siya nitong ni Los Biminda. Okay. Tapos, sabi ng kapatid ng ni Los Biminda, Inday, yung piso, matagal na yan, ba't mo nalimut-limutan pa yan? Okay. Sabi ng kapatid, antayin mo, te, kukuha ko ng piso, hingi ako ni mama, ipabayad ko sa iyo. Pagkatapos, pumalik yung kapatid ko sa tindahan nila, ang asawa niya ang binigyan ng piso ng kapatid ko. Sinabihan naman ng kapatid ko, Kuya Junjun, ibigay mo yung piso sa asawa mo, baka atakihin niya ng puso ng dahil lang sa piso. Oh. At narinig ni Luz Biminda yung ano ng kapatid ko. Okay. Lumabas ito sa kanila at sinabi niya, nag-away na sila noon, nag-away na tatapos, sinali niya na ako, sinabihan niya na ako, yung ate mo, madaming lalaki. Kaya sinabi na kapatid ko, ti, pati ikaw, ti, dinamay niya, sinabihan niya, marami ka daw lalaki. Pinuntahan ko siya doon sa kanila, sabi ko, Min, kung may alitan kayo na kapatid ko, kayo lang, ba't idadamay mo ko? Okay. Kayo lang ang may problema. Ganun lang ang sinabi ko sa kanya. Okay. Ma'am, pakiulit-ulit, sino yung naniningil ng piso? Si Luz Biminda, sir, ng kulang ng kapatid nung Rose Biminda. Luz Biminda o Rose Biminda? Luz Biminda. Rose Biminda. Luz? Oh, Luz. Ba't nakalagay dito, Rose? Luz Biminda. Luz Biminda. As in, Luzon, Visayas, Mindanao. Luz Biminda. Opo. Opo, sir. Nakalagay dito, Rose Biminda. Okay, sige. Palitan nyo. Pakipalitan sa prompter. Luz Biminda. Dapat di natin mi-misspell yung pangalan ng ating mga complainant at saka yung mga nireklamo. Sige, sandala po, Ma'am Lorgina. Pakipalitan. Yes, thank you. Thank you. Ma'am Luz Biminda, magandang umaga. Hello po. Nang dahil po sa piso, ayun, nag-create kayo ng gulo. Napaka-cheap mo naman, ma'am. Alam mo, ma'am, babaw ka magsalita. Alam mo, gagawin ko, papagawa ako ng kwintas, porseras, iris na gawa ng piso, ibibigay ko sa'yo. Okay sa yan? Ha? Tapos papatubog ko sa tanso para magmukhang dingin to. Ano, okay? Pati anklet, gagawa ko, gawa ng piso. Anklet, sing-sing, bracelet, tapos kwintas, corona, gawa ng piso lahat. Okay? Ayaw mo tumawa. Mukhang seryoso pa rin to si madam. Ma'am, okay, sige. Yan, tumawa ka rin. Bakit ganun sa piso eh? Kayo po eh, talagang halos makipagpataya na. Sir. Sige po. Ganito kasi, ay hindi yan sir. Yung piso sir, matagal na yung away namin sir. Oh. Nasitol na kami yan sa barangay. Dati pa. Okay. Matagal na yan sir. Yung sa akin ngayon, yung bago. Kasi nasitol na yan kami sa barangay eh. Dati pa yan eh. Okay, so tapos na yung piso. Ano itong bago? Ay, matagal na yan, sir. Yung sa akin ngayon, yung ngayon yung bago. Ano nga po yung bago? Kung wala na yung piso, ano yung bago? Kasi po, kaya nyo po, nasumbunulkan ko yan. Kasi, sinisiraan niya po ako sa panin na kong kakanin. Ano na po yung sa kakanin? May online kasi ako, sir. Business online ko yan, mga kakanin ko, sir. Okay.
ako, sir. Hindi ko naman yan album na sambunutan kung hindi yan, hindi ko, hindi ko hindi yan na hinira sa akin. Ma'am, ma'am, anong problema, yung... ma'am, anong problema doon sa kanina online business nyo? Anong problema nyo? Opo, sinisitaan niya po. Ano pa? Sinisitaan niya po ang mga customer ko po. Sinabihan niya po na huwag bibili sa akin kasi may speed ang TV. Dahil mayroong ano po? Dahil, ma'am, sandali po. Huwag bumili sa'yo dahil mayroong ano po? May sakit na TV po. Ah, hindi okay. Hindi ba nila alam kung anong kit yan? Alright, so naninira po siya. Opo, may screenshot po ako. Yung kapatid niya po. Sandali po, sandali po, ma'am. Sandali po, ma'am. Ma'am, eh kung totoo yung sinasabi niyo, malaking problema nitong complainant namin. So, ipinapakalat niya sa online ng mga customer ninyo, ng bumibili ng mga kakanin niyo, na meron kayong sakit na TV. Opo. Eh, matuturn off kayo mga customer. At meron kayong screenshot niya. Nasaan yung screenshot? Pwede naman din yung mga customer ko yung mag-witness sa akin po. Nasaan, sandali po? Nasaan yung screenshot? Okay. Oo, meron po. Ah, okay. So, may screenshot kayo niya. Sandali lang po, mama. Ma'am Lugina. Sir, tapos na lang po yung issue sa piso. Totoo ba, ma'am, na sinisiraan niyo po? Ma'am, sinisiraan niyo po si Ma'am Luz Biminda sa kanyang mga customer sa online na siya po may sakit ng TV. Kung totoo po yun, nakakasira nga pa naman yun. Ma'am. Makinig po kayo mabuti, sir. Sa, kanina pa ako nakikinig, ma'am. Nang lambay, sir, sa si Talibon, nag-post po yan, yung supplier ko ng Talibon, na may reseller daw siya na may utang na kulang. In-stock niya at siniraan niya ako. Pagkatapos po, yung supplier ko po ng tambok ng lambay, Aligay, dito sa amin, sinap din niya ako, sabi ng supplier ko ng tambok ng lambay, ay iba ka pala, Jane, kasi may nagsabi sa akin na ma-ano ka daw sa utang, ayaw mo daw matiga, ay ma-ano daw ka sa utang, tawag nito, hindi ka daw nagbabayad sa utang. Sabi ko, sino nagsabi, te? May screenshot din ako niyan, sir, na maraming screenshot ako niyan. Pagkapos sa live ng sister-in-law ko, lagi niya akong pinapatamaan. Umiwas po ako, sir, sa raffle ng sister-in-law ko. Sinabi ko sa raffle sister-in-law ko, Janice, iiwas ako dahil lagi akong pinapatamaan ni Jminda. Iiwas ako dahil ayaw ma'am, ko ma'am, sandali po, ma'am, sa kayong dalawa. Ano po? Pareho kayo may mga screenshot tungkol sa paninira sa bawat isa. Now, hindi ko alam kung ano ba talaga ang pinag-ugatan doon. Although pareho kayo may point. Okay? Now, kausapin natin si Chairman. Tignan natin kung meron alam si Chairman at may magagawa. Chairman Alfredo Bunghanoy, magandang hapon po. Chairman. Chairman. Hello, Idol. Chairman, magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga. Okay. Alam niyo na po itong problema ng dalawa niyong constituent, Chairman? Opo. Nagsisiraan sila sa social media. Opo. Ano po yung nangyari sa ginawa niyong investigasyon at paano niyo po ayusin itong problema? Chairman, pakipatay po yung monitor niyo, Chairman, para mapabilis tayo. Sige. Pag-apag na. Chairman, pakipatay po yung monitor. Sinasabihan niyo ba yung mga ano natin na patay yung monitor? Okay. Chairman? Oh, narinig ko. Chairman, pakipatay yung monitor, please. Okay naman. Okay na, tinawa na pa ako. Okay. Chairman, sir. Okay, morning. Alright, nakausap niyo na po ba ito magkabilang panig? Ganito, Idol. Yung sinasabing mapatawag, yung isa mapatawag sa barangay. Opo. Mapatawag yung barangay kasi po, nag-isamputan si Masa. Chairman, pakipatay po yung TV, Chairman, please. Chairman, pakipatay po yung TV, parang awa nyo na. Chairman, kasi nanonood ka sa TV habang nagpag-usap sa akin, so... Titingnan niyo yung sarili niyo, yung boses niyo sa TV. Abutin tayo itong siyam-siyam. Di pa na, 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 di pa na,
Chairman, patayin niyo muna ang TV. Okay, Paul, nagipatay na. Pinatay ko na ba, Idol? Okay, pinatay niyo po, Chairman. Chairman, okay, nakausap niyo silang dalawa. Sino po sa inyong ginawang investigasyon ang talagang basagulera o talagang nagpasimuno ng problema? Adol, walong kunong hindi ko alam yung ano nangyari. Yung isa si kasama ni... Okay, Chairman. Sorry, Chairman. Thank you, Chairman. Lord Gina at Luz Biminda, ganito po ang mangyayari na lang. Kami na lang po ay pupunta dyan sa inyo at kasama namin kay Chairman. Kami ang mamamagitan na para pag-ayusin kayo. Magkakapitbahay naman kayo at pareho naman kayo may mali kung totoo yung mga pinagsasabi ng bawat isa inyo. So, pareho may problema. Para matapos na ito, matuldukan yung problema yung dalawa at nakakaya sa inyong mga kabarangay. Sasamahan namin kayong dalawa kay Chairman at doon magkapaliwanagan, magpapakitaan ng mga ebidensya. Okay? At pag-ayusin namin kayo. Okay? Sir, paano yan? Ganito ang gagawin natin. Okay. Para maging busy kayo, kasi kuminsan, yung bang walang ginagawa, ang isa sa inyo, ang pinagkakabalahan tuloy ng di oras ay yung mag-chismis o gumawa ng iskandalo. So dapat, lahat kayo, pareho kayong dalawa ay maging busy. At tuturuan namin kayo kung paano kayo maging busy. Okay? Ma'am Lorgina, may sinasabi kayo? Yan po siya, sir. Maraming reklamo yan sa barangay namin. Gustong-gusto, tuwang-tuwa yung mga kapitbahay namin na ma-petitionan yan. Kasi noon sa Manila, nandun ako, yung mama ko, sinambunutan din niya, kitinano yung mukha. Tawag mo po. So, iskandalosa talaga ito. Kinamot niya mukha yung mama ko. Iskandalosa talaga. Ayoko na talagang palampasin, sir. Gusto ko kalalagyan yung babae na yan. Okay. So, gusto mo siyang kasuhan, ma'am? Opo, sir. Okay. Tawagin mo si Attorney Garrett para tingnan natin kung anong pwede maikaso dito sa isa na nambunot. So, meron kayong medical certificate po, ma'am? Hello po, ma'am? Opo, sir. Meron po akong medical certificate hawak, sir. Tsaka yung ulo po, maraming sugat. And then, nung kayo sinasambunutan, kayo po yung may bit-bit na baby, ano po? Opo, may bit-bit akong baby. Hindi man lang niya sinabi, bitawan mo yung anak mo para patas ang laban natin. Kawawa yung mga anak ko na trauma dahil sa pangyayaring ginawa niya. Okay, Ma'am Luz Biminda, kung sakali man di kayo na pag-ayos namin, alam mo ba na itong si Miss Lorgina, pwede kang kasuhan, dalawa, child abuse, pati physical injury. Alam mo yon? Sir, kasi po, yung sa mama din niya po, matagal na din po yun. Ma'am, pakisagot lang man po. Alam niyo ba, Ma'am Luz Biminda, na pwede kayong kasuhan, ulitin ko ha, daan-daan, pwede kayong kasuhan ng child abuse at saka physical injury. Kasi nga po, habang sinasambunutan mo siya, hawak-hawak niyang bata. Tapos ngayon may sugat siya. Yun lang yun. Huwag mo nang dagdagan. Alam ko, meron ka rin gustong ireklamo. Pero pag-usapan natin yung nasa video na nanambunot ka habang nandyan yung anak niya. Tapos pangalawa, meron siya medical certificate. Okay? Eto, makinig ka. Alright. Attorney Garrett? Nasa si Attorney Garrett? Yes, Sir Rafi. Okay. Yes, Sir Rafi. Sinasambunutan itong si Ma'am Lorgina ni Miss Luz Biminda habang bit-bit-bit-bit niya yung kanyang anak. Isa yon. Tapos, maraming sugat itong si Ma'am Lorgina. Mm-hmm. Tama ba ako nung sabihin yung kanina? Tama po ba yun, Sir Rafi, no? Dahil itong dinala pa sa away yung bata, kaya subject natin dito. Kailangan po natin tanda, kailangan habitual ito yung pag-aabuso sa bata for the child abuse. Itong ito na to is napaka-violent. The fact na in-expose din yung bata. Yung taong natambunod, yun tayo about si Rafi. Ayun. Okay, sige. Salamat, Attorney Garrett. Police Staff Sergeant Maria Faye Bayonas, Women's and Children's Police Desk. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, sir. Ma'am, sasamahan po namin within this week. Ito po si Ma'am Lorgina para kasuhan niya si Luz Biminda ng child abuse at saka physical injury, ma'am. Opo, sir. Opo. Sige. Nandyan po ba kayo? Anong oras po kayo nandyan sa inyong tanggapan?
Whole day po kami dito, sir. Whole day? Ito, 8 to 5. 8 to 5. Sige po. Darating po kami dyan. Between 8 to 5. Maraming salamat po, Sarge. Okay. Luz Biminda, huwag ka nang humilit pa. Kung ako sa'yo, ngayon pa lamang, gumawa ka ng paraan na humingi ng patawad. Kung patawarin ka, makipag-areglo. Dahil kung hindi, sasama namin si Lugina na magsampa ng dalawang kaso laban sa'yo. Okay? Now, huwag mo ibaba ang telepono. Kayong dalawa, kakausapin kayo ng staff. Ma'am Lugina, huwag mo ibaba ang telepono. Tutulungan namin kayo. Okay? Ma'am, wala na tayong oras, ma'am. We have to go. Kausapin kayo ng mga staff. Okay? Sige po. MJ, anong sabi ng mga netizens? Nako, idol. Kanina ko pa nga sinuscroll up kasi may mga hindi sila mga ganang words na ginagamit. Guys, bawal magmura. Pero eto, sabi nga ni Milen O'Hara, kaso na, child abuse. Eto naman, ano, sabi sa atin ni Ikrema Romero, ang liit ng problema, pinapalaki pa. Hay, buhay nga naman ang mga chismosa. Wow, at sabi ni Milagros Bandilla, yan ang pinakamatinding virus, ang chismis. O, oh, diba? Sakit ng Pilipina ang chismisan. Sabi ni Fernan Bana. Grabe, o, oh, diba? At eto, sabi ni Silito Larisma, mas maganda pa yung away ng mga bata kaya sa away ninyo. Bakit kayo ganyan? So, ayan, napoprostrate sa kanila yung mga keyboard warrior idol, Rafi. Anyway, balik sa inyo dyan sa studio. Magbabalik pa po ang idol in action. No.
pagkain na ng tulong. Pasok dahil girls. Ito, yung malakas lang. Wala na iba pa. Ang Vita Sync ng ATC. Panlaban sa sakit sa panahon ng pandemya. Vita Sync. Ascorbic acid plus zinc equals to non-acidic. Boost your immune system. Drink Vita Sync every day. 550 lamang per capsule. Okay. And now, wow, 20. Dapat 10 lang to. Ah, hindi nakuha kahapon. Oh. Kaya ng 20, nagdoble. Oo. 20,000 manggagaling sa Vita Sync. Kung masasagot mo yung tawag namin, at kung nanonood ka, peace, dalawa yun. Pag hindi, magiging 30,000 to bukas. Idadial na natin. Ano bang kailangan niya? Okay. Sige. Ito, Vita Sync. Panlaban sa sakit sa panahon ng pandemya. Pampalakas ng resistensya. And pindot. Okay. Ito na. Aha. Vita Sync. Vita Sync lang ang malakas sa panahon ng pandemya. Vita Sync. Hello? Hello po? Sige. Hello po. Hello po. Hello, Ping. Andito ko, andito kami sa barangay. Ah, nanonood po ako. Alam ko, kasi tumawa ka kagad eh. Yun yung indikasyon sa akin na talaga nanood ka kasi tumawa po agad kayo. Tinakasan ako. Alam ko, ma'am. Kaya kayo po talaga ang deserving na manalo dahil nanonood po kayo. Panoorin natin yung video ni Madam. Panoorin natin. Hello po, Sir Raffin. Humihingi po kami ng tulong. Pampagawa lang po ng bubong namin. Nasira po dahil po sa bagyo Kimsa. Ayun po, oh. Po yung bubong namin dito. Nasira na po. Napektuhan lang po kami. Ayan. Oh, di ba, ma'am? Alam ko, nanonood kayo. Kaya, ma'am, thank you so much. Salamat. Sir Raffin? Ma'am. Pwede po bang makahingi ng cellphone para po sa mama ko? Ah, cellphone. Sige, bibigyan ka namin ng Cherry Mobile na cellphone. Cherry Mobile. Thank you po. Coming your way. Plus, 20,000 from Vita Sync. Thank you po. Congratulations. O, oh, diba? Yan ang mga gusto ko. Yan. Pagtawag namin, pagsagot niya, tumatawa agad, masaya, ibig sabihin, nanonood siya. Kasi kung hindi siya nanonood, hello, sino ka? Oh, diba? Papatawag pa kami. Ngayon, pangalawa. Okay na yun. Meron na siyang 20,000 plus Cherry Mobile cellphone. Ito, 30,000, malaki-laki. Vita Sync. Vita Sync lang malakas. Sa panahon ngayon ng pandemya, Vita Sync ang malakas. Vita Sync. Gawa ng ATC. Mabibili sa lahat ng butika nationwide. Ascorbic acid plus zinc equals to non-acidic, strong sa resistensya. And dial na ito. Abay, malapit lang to. Hoy, malapit. Kapitbahay! Pindot. Pindot, pindot na. Okay. Sige. Hello? Hello po. Nasaan ka? Hello? Nasaan ka? Pupunta ako sa inyo, ha? Kukunin ko lang yung gamit na naiwan ko dyan sa bahay nyo. Hello? Hello po. Nasaan ka na sa bahay nyo? Pupunta ako ngayon dyan. On the way na ako. Nasa jeep na. Idol? Hello? 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 Anong gawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo ngayon? Nanonood po. Ayun. Kung nanonood ka, anong suot na damit nung dalawang katabi ko? Naka-pink. Approve! Panorin video.
Idol. Siya po si Johnny Ayesha, 4 years old po. Retinoblastoma po yung case niya. Eye cancer po. May tumor po yung mata niya, kaya po tinanggal na po yung kaliwa. Say hi. 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 Ma'am, congratulations po. 3 p.m. nandiyan na po yung 30,000. Yan ang gusto namin marinig, tears of joy. Ayaw namin ng tears of sadness. Sige, ma'am. Andiyan na po. 30,000 mamayang 3 p.m. Congratulations po, madam. Ingat po kayo. God bless. Ayan. Alam nyo, mga kapatid, one reason why I really like this job is yung bang you can make a difference on the life of somebody. Yung bang makarinig ka ng taong naiyak sa sobrang tuwa, nakakaliti po ng puso. Kung anumang stress, problema, meron ka o meron ako, burado po agad, promise. Dahil sabihin mo, I'm blessed. So many people that I can touch, I change their lives. Mayak patuloy ako ng di oras niyan. O, di ba? Kaya, dito po, may kita nyo araw-araw, maraming natutuwa. Hindi lang po dahil nabibigyan namin ng pera at ayuda, kundi dahil nasusolve namin ang kanilang problema. Saan pa kayo? Dito na. Okay? Panoorin po natin ang aming accomplishment report. Hello? Una nang imon nga, matigam ko dabawin nyo? Opo, sir. Marunong din po ako mag-Tagalog. Eh, sino ako kung marunong ka mag-Tagalog? Idol Rafi Tolpo po. Hindi ka nakakalap ang signal sa TV ninyo? Wala din po ang TV dito, sir. Nandito lang po kami sa inuupahan namin na boarding house. 50K, papadala ko po. Bari yung 10,000 pa sa TV. At ito po, signal, HD, installation free plus 3 months. Ito na po pala yung mga napamili namin. Pakalaking tulong po na naibigay nyo sa amin. Nakapag-advance na rin kami ng isang taon sa aming inuupahan na boarding house. ATC Vita Zinc at sa inyo po, Sir Rafi. Maraming salamat po. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, pinakakasama mo siya. Natanggap na po namin yung signal kahapon lang po. Maraming salamat po talaga sa tulong na ibinigay niyo sa amin. Napakalaking tulong po iyon para sa amin, Sir Rafi. Ang lodi ko na aking ang ganun na yung bilog makalagay, signal. Kaya kung wala pa kayong signal, aba, kontakin nyo na po yung pinakamalapit na signal dealer ninyo at magpa-install na kayo. Kasi bakit? Sa Signal HD. At mapapanood nyo, Idol in Action, wanted sa radio, anytime. O, diba? Mag-signal na kayo. Anyway, siyang Mark, sa mga gustong sumali, paano ba yan? Yes, Idol, mga kapatid, ito ang garantisadong paraan para makasali sa tulong ni Idol. Sa pamamagitan ng cellphone video ay pakilala ang sarili at ikwento kung bakit karapat dapat kayong makatanggap ng tulong mula kay Idol Rafi. I-send ang video kasama ang inyong contact number sa rafi2finaction@gmail.com. Pwede ring mag-message sa Rafi2finaction Facebook page. Siguraduhin bukas ang inyong cellphone kapag tumutok kayo dito sa Idol in Action sa 1PH Signal Channel 1 at sa TV5 mula 10:30 ng umaga, dahil malay ninyo, kayo na ang susunod na tatawagan ni Idol. Huwag din kalilimutang i-like at i-share ang Facebook pages ng 1PH at Rafi2finaction. Okay, salamat siyang Marks. At ngayon, punta na tayo sa ating susunod na kaso. Kausap po natin si Madam Emelinda De Llona. Ang kanyang reklamo, si Kap. Ma'am Emelinda, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, Sir Rafi. Sinugod kayo ni Kap at pinagmumura? Opo, sir. Dahil nireklamo mo yung isang welding shop dyan na salot sa inyong lugar? Opo, Sir Rafi. Bakit pinagalita kayo ni Chairman Bagkus? Dapat kayo po ay tulungan at ayusin yung problema ninyo. Kasi po, lumapit po kasi ako, sir, sa office of the mayor. Oh. Nihingi po ako ng tulong doon. Okay. Tapos yung pong mga sulat ko po kay mayor,
pinorward po ni Mayor sa Barangay Dioro. Okay. Tapos pinoforward naman po dito sa barangay namin. Okay. Ayun po, nung dumating po dito sa barangay namin, tinuntahan po ako ni chairman dito sa harapan ng bahay namin. Nag-iskandalo po siya, tapos pinagmumura niya po ako, si Rafi. At bakit daw po? Ba't siya nagalit? Kasi sinisira ko daw po yung pangalan niya sa City Hall. Kasi malinis daw po ang pangalan niya. Malinis ang pangalan niya? Eh kung malinis ang pangalan niya, eh bakit pinapabayaan niya na magkaroon ng illegal na mga aktibidades diyan sa kanyang kinasasakupan? Tulad niyan, yan ay pagnanakaw yan. Ang tawag yan ay paihi. Ba't niya pinapayagan? Di ba? Yun dapat ang sinabi niyo sa kanya. Anyway, alam niya ho ba na ang inireklamo niyo po ay isang illegal na establishmento, gumagawa ng illegal? Alam niyo po yon? Opo. Sabi niya po sa akin si Rafi na kahit saan daw po ako magpunta, sa barangay din daw po namin ang bagsak po. Ah, ganon? Opo. Okay, at ito pong may-ari ng welding shop na yan, na may pa-i on the side, ay kagawad pala? Dati pong kagawad. Okay, sige po. Chairman Albert Buan ng barangay 110 Zone 9 sa Tondo, Manila. Chairman Buan, magandang umaga po, sir. Chairman? Yes, magandang tanghali po, Idol. Opo. Chairman, si Mayor Isko Moreno nagpadala po ng sulat sa inyo para ayusin yung problema ni Ma'am Melinda dahil merong gumagawa ng illegal na establishmento, yung welding shop, nagpapai. Bakit sa halip na kayo po'y matuwa at ayusin nyo yung problema, pa-stop nyo yung pai, nagalit pa kayo at minura muna nyo si Melinda? Hindi po. Idol, ganito po. Ganito po yun. Sige po. Hindi pa po ako agawan, hindi pa po ako chairman. Ah. Yan na po ang problema nila. Oh. Yung kapitbahay nila. Ah. Ngayon po, lahat po na nagpapayin dito, lahat na nag-reelsin dito, pinag-reparat po na po sila, na-itigil na yan, at binigyan po sila ng sulat, na received paper na bawal po ang magpayin dito. Magaling si chairman. At saka po. Wow, ha? Okay. Bawal. Ngayon po. So ang ginawa mo, chairman, pinag-usap-usap mo sila na stop na, huwag nyo nang gawin yung paihi na yan. Ganon. Opo, kasi po may nagreklamo na nga po si Belinda. Kasi may nagreklamo. Okay. Opo. Okay. Pero chairman, di ba dapat ang tama mong ginawang proseso ay inireport mo sa kapulisan sapagkat illegal po yon, krimen po yon. Opo. Kasi chairman, yung paihi, chairman, ang gumagawa niya, mga magnanakaw. So, ibig sabihin, yung mga magnanakaw, sinasabihan nyo, mag-areglo-areglo lang kayo dyan, huwag na kayo magnakaw. And then, tuloy pa rin yung pagninegosyo ng mga magnanakaw? Hindi po. Noong binigay ko sila ng sulat, ng memo, nagtigil naman po nila, yun wala na po. So, chairman, sinabihan mo yung magnanakaw, magpapadala ko sa dyan sa memo, warning, itigil mo na, gano'n? Opo, kasi po, sinabi ko po ganito. So, ibig sabihin, chairman, so, lahat ng addict dyan, padala mo ng memo, mga pusher, o pusher, tumigil na kayo, may memo galing kay chairman. Wow, ha? Di ba dapat, chairman, pinapahuli mo sa polis? O nga po. O, bakit? Ano ibig sabihin ng memo? Sabi mo, pinapadala mo ng memo. Opo. Oh. So, paano yun? Chairman, isipin mo pa. Itingin mo yan kasi madadama yung barangay. Kaya nga, chairman, hindi ka nakaintindi. Paano kaya, chairman, kung lahat ng mga rapist, murderer, homicidal maniac, bank robber, padala na natin ang memo. Hoy, magsitigil na kayo. Yan yung memo. Paano kung susundin yung patakaran mo? Hindi naman po ganun. Hindi, chairman, ilaro lang kita. Dapat, chairman, ang ginagawa mo pag ganun, pinapahuli mo sa pulis. Sige po, ang gagawin po namin, pahuli po namin sa pulis. Ngayon, papahuli niya. Sandali po, Chairman. Mr. Osmundo Ramos, ex-kagawad, may-ari ng PAI. Magandang umaga po, ex-kagawad. Ex-kagawad. Oh, nagpa-PAI si kagawad. Oy, kagawad. Hello, Sir Rabi. Oh. Magandang tanghali. Nakakailang galon ka ba sa PAI araw-araw? Nako, hindi naman po ako nagpapaihi niya. Oh, eh ano yung nakikita ko dito sa video? Eh, marami dito nagpapaihi, pero hindi ako nagpapaihi dyan. Marami?
Pero bakit ito nasa video? Ayan, oh, nasa establishment mo, nasa ano mo? Ay, hindi ko na, eh, hindi ko naman tao 'yan eh. Hindi mo tao, pero ginagawa sa establishment mo. Nasa tapat po 'yan nung aliwin nilang nagre-reklamo. Ayan, nagre-reklamo nga po ako. Bakit hindi po nila reklamo yung talagang kumukuha ng diesel diyan? Kagawad. Kagawad. Mismo na si chairman nagsabi at ikaw na mismo nagsabi din, maraming mga pa-agent sa inyong lugar, matagal na. Ang ginawa ni chairman, pinag-aayos lang kayo mga magnanakaw, tapos pinatitigil lang, pinapadala na memo, which is wrong. Dapat lahat kayo mga involved sa pa-i, dapat nakakulong na kayo. Di ba? Ba't nasa laya pa rin kayo mga pasimuno sa pa-ihi? Yun ang malaking tanong kay chairman. Chairman! Hello. So chairman, minana mo lang itong problema sa pa-ihi, kaya ang ginawa mo, pinapadala mo lang sila memo. Kasi po, ganito po yan, idol. Matagal na po yung ano na yan, hindi pa nga po ako pagawad, hindi pa po ako chairman, tawag marami na pong gumagawa dito yan. Kaya nga chairman, chairman, bakit hindi mo mapahinto-hinto? Hindi po. Hindi po, pwede naman. Pahinto po natin yan, wala pong ano yan. Walang problema? Wala pong problema yan, pahinto natin yan. Kahit na po, ay ano natin, pumunta po kayo rito, hinto po yan, wala pong ano yan. Ah, so kailangan ko pumunta diyan para mapahinto. Hindi po, kasi po para lang po na sasabihin niyo, hindi po Hershey yung sinasabi ko. Hindi po yung akala. Talagang ginagawa ko po. Okay. Chairman, sabi ng mga netizen, magkano raw chairman? Ay po magkano? May nabasok kanina sa magkano raw po yung commission, sabi po ng isang netizen. Hindi po ako tumatanggap ng magkano. May ano? Anak buhay po ako. Ano po ang hanap buhay niyo, chairman? Ah? Ano po ang hanap buhay niyo? Nagpapaupa po ako ng maliliit na bahay. Meron po akong ano, paupahan. May paupahan. Hindi po ako dyan sa pahili na yan. Ayan, okay. Yan mga netizen. Yung mga netizen lang nagtatanong. Ayan, oh, may paupahan doon ng bahay si chairman. Ilan po yung paupahan yung bahay? Dalawa lang po, dalawa. Kanino po yung lupa? Ano po? Kanino po yung lupa? Kanino yung lupa po? Apo, kanino yung lupa? Sa mga anak ko po. Sa anak ko po. Okay. Paano po nakuha ng mga anak niyo yung lupa? Nagtatrabaho po yung isa. Yung isa? Isa rin po nagtatrabaho. Tatlo lang po yung anak ko. Okay, kanina dalawa, ngayon naging tatlo na. Okay, yung isa pa? Hindi po, tatlo po yung anak ko, dalawa lang yung bahay ko. Lieutenant Colonel Christopher Navida, MPD Station 1 Commander. Magandang hapon po, Colonel. Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo, sir, at maging sa inyo mga tagapakinig. I would presume na kayo po hindi kasama sa sindikato po ng paihigang. Otherwise, hindi po namin kayo tatawagan. So, therefore, ako po yung may tiwala sa inyo, Colonel. Ano po? Now, Colonel, pwede niyo ho ba mapatigil yung matagal na pong nagaganap na paihi sa isang barangay dyan sa Tondo, Maynila? Kaya mo ba, Colonel, o hindi? Yes, sir. Kayang-kaya po yan yung mga ganyang situation, sir. Kasi po, si chairman sabi niya, noon pa man, kagawad pa lang siya, yung paihi na raw yan, matagal na problema. Hanggang ngayon, problema pa rin. Ang ginagawa ni chairman sa sobrang laki ng problema ng paihi, pinapadala daw niya na memo yung mga nagpapaihi. Ikaw, Colonel, memo rin mapapadala mo? Hindi po, sir. Gagawin po natin yung appropriate na police action dyan sa mga ganyang situation, sir. So, pag hindi po natigil ito, Colonel, in one week, I would, sorry, Colonel, ang isipin po ng mga netizen na lang, ang isipin po ng mga netizen, pati ho kayo, na friendship na. Huwag naman sana, Colonel. Ano po, sir? Yes, sir. Makakaasa po kayo, sir, at yung ating mga netizen na nandito na gagawin po natin yung tama po na police operation at saka yung procedure at gagawin po natin yan. Oh, sige. So, Colonel, magpadala na kayo ng mga intel officer ninyo, suyurin na yung lugar, ipatigil na po itong paihi. Yes, sir. Opo, sir. Ganun lang po talaga yung gagawin po natin, sir. Huwag niyo po ibababa ang telepono. Ibibigay po namin yung mga location, especially po itong nireklamo, para mapasalan niyo na po, Colonel, sa pamagitan ng pag-grade po sa lugar na ito. Yes, sir. Okay po, sir. At actionan po namin, sir. Okay, sige. Paimbestigan niyo na po si chairman kung pwede. Opo, sir. Sinabihan na rin po namin kanina si chairman na pumunta po rito sa ating opisina nang sa ganun
makuhanan din po namin ang statement at saka investigation na susunod po. Opo. At saka ito pong si Osmundo Ramos, dati pong kagawad, siya po inireklamo na may-ari di umano ng isang paihi doon sa barangay 1110. Okay, Colonel. So, asahan po namin, Colonel. So, next week, Colonel, babalikan po namin yung complainant at kami po'y magtatanong tayo sa lugar. So, dapat, Colonel, tapos na. Sarado na po yung mapaihi. Tama? Yes, sir. Tama po yan, sir. Okay, Colonel. Asahan po namin, Colonel, ha? Kasi si Mayor po, si Mayor Isko Moreno, ininsulto po ni Chairman. Alam niyo kung paano niya ininsulto si, chair, si, ano, si Mayor Isko? Pinadala ni Mayor Isko ng sulat si Chairman na ipatigil yung mapaihi sa halip na magalit si Chairman. Doon sa manipapait, huli niya, tawagan niya kayo, pinagmumura niya, hindi makain ng aso, yung nagsumbong kay Mayor. O, di ba? Parang may insulto si Mayor dito. At alam ko naman, si Mayor Isko, magaling na Mayor yan, at gusto niya matigil yung mga illegal, kaya lang, walang bilib kay Mayor, kay Yorme, etong si Chairman. So, kayo, Colonel, ayusin niyo na, ha? Yes, sir. Gagawin po natin yung appropriate na action dyan, sir. At salamat po, Colonel. Colonel, Colonel Christopher, Navida, mabuhay po kayo, Colonel. God bless po, sir. Yes, sir. Maraming salamat din po, sir. Chairman! Chairman! Yes, apa? Apa? So, wala na, Chairman. Wala na. Tapos na yung mga negosyo dyan ng paihi. Opo, opo. Maraming salamat po, Idol. Maraming salamat po. Okay na sa'yo. Okay. Eh, paano okay, yung... Po. Wala na, maging matumalang negosyo dyan. Sige po, sige. Okay. Wala na. Alright. Salamat po, Chairman. Mr. Osmundo Ramos. Yes, sir. Ipasasarap po namin ang inyong establishmento, sir. Alam po kong establishmento, yung nakantong natin siya. Yung pong meron pong sinasabing nagpapaihi, di umano. Hindi mo po magtatay, ako magtatay, yung mga taga dito sa kabila. Ay, natatag lang po yan, tatag mo na akong establishmento. Well, may simula po ngayon, hindi mo sila, pagkasabihan ko sila, na kung hindi mo magtay, may bandala, hindi mo rin tapat yung establishmento ko. Okay, kaya nga dapat... Ganun po ang gagawin ko. Kagawad, ikaw po bilang ex-kagawad, ano po? Sana, kung totoong sinasabi mo na yung mga kapitbahay mo ay nagpapa-A sa kabila at hindi sa iyo, dapat nagsumbong ka sa police. Be a concerned citizen. Ba't mo pinapabayaan? Kung talagang totoong sinasabi mo, ba't di mo sinusumbong sa mga police para matigil na? Eh, kasi po, yung firma namin, sila ang nagaan rito. Napinagsasabihin yung mga nagpapa-A rito. Oh, nagtutulakan kayo. Pointing fingers na kayo. Kagawad, si chairman nga, sinasabi niya, matagal na rin problema yan. Bago pa rin siya maging chairman. Ikaw naman, alam mo na may nangyaring paihi dyan dahil kapitbahay mong gumagawa nun at marami sila. Bakit hindi mo tinatawagan yung police? From now on, pag may nakita kang crime, you have to report the crime. Bilang isang kagawad, alam mo yan. Next time. Pero paano mo i-report yung sarili mo? Chairman, meron ba yung ganun? I-report mo sarili mo? Parang sabi ng netizen, ipinatulpo ang sarili. Ipinapulis ang sarili. Kagawad, maraming salamat po ha. Mami Melinda. Hello po. Mami Melinda. Hello po, si Rafi. Maraming salamat po sa inyo. In behalf of Barangay 110 Zone 9 Tondo, mga residente dyan, sila po yung nagpapasalamat po sa inyo, madam. Maraming salamat po, ma'am. At kami po ay magpapadala ng pulis sa inyong bahay para i-secure din po kayo. Baka pag initan po kayo, we will make sure na wala akong mangyari sa inyo, na walang pwedeng magbanta sa inyo, na walang pwedeng gumalaw sa inyo. We'll take care of that. Okay, ma'am? Opo, sir. Yung po, sir, ang kahilingan ko po sa inyo, yung protection po ng pamilya ko at saka sa akin po. Kasi mainit po sila, sir, sa akin. Ma'am, huwag mo ibabaw ang telepono, ma'am. Ngayong araw na ito, may darating po mga pulis dyan para i-assess po kayo at kausapin kayo, tulungan kayo kung anong kailangan yung seguridad, okay? Opo, sir. At, sir, ma'am. Maraming salamat po. God bless po sa inyo, sir. Ma'am. Sana ma'am. Po. Ako po ang magpapasalamat sa iyo at ang buong Barangay 110 Zone 9 ng Tondo, pwede yung mga nagpapaihi, nagpapasalamat sa iyo, tinuturing kayong bayani. Okay, ma'am? Napakatagal na po nito, sir, na problema ko. Ngayon lang po matutuldukan. Gano'ng katagal na po ito, ma'am? Yung paglapit ko po kay chairman, may 5 taon na po. Kabalik-balik lang po ako. 5 years na? Opo.
Nakapagpatayo na nga ng mga paupahan. Opo. Memo lang. Wow, ha? Eh, pag tumulong pa natin 5 years, baka meron na siyang restaurant, mansion. I'm not talking of chairman, I'm talking of somebody else. Di ba? Kayo naman. Mga netizen talaga, marunong isip eh. Sige. Kinakausap niya naman po, pero pagkatapos po ng usapan, gano'n na naman po ulit, pero isyo na naman po ang inaabot po namin. Paano, okay, sige ma'am, curious na ako. Paano kinakausap ni chairman yung malagpapaihi? Paano yung kinakausap? Ako raw po ang nagre-reklamo. Therapy, ang inireklamo ko po talaga, itong katabi ng bahay ko na yun nga po may negosyong paihi at saka yung pong wala po kaming madaanan, yung mga tambotso ng mga sasakyan nakatutok po sa amin, uso po ng mga wini-welding nila, at saka yung mabaho na hindi po namin alam kung saan po namin isisiksik yung sarili namin sa sobrang baho. Ma'am, ganito. Po, inalapit po namin kay Mayor Isko Moreno yung inyong problema para mapasira po yung establishmento ni Kagawad. Okay? Opo, Sir Rafi. At yung pong sa pai, asahan nyo po ma'am, mapapatigil na yan. Okay? Opo. Ang nakakabahala talaga rito, na tuwing kayo po'y magsusumbong kay chairman dahil may mapaihi, sinasabi ni chairman, hoy, kayo mga kriminal, ha? Isusumbong kayo, inireklamo kayo ni ma'am Imelinda. Kumbaga, itinuturo agad kayo. Sir Rafi, hindi naman po talaga yun ang sinusumbong ko yung mga paihi. Yung paihi lang po nitong dating kagawad at saka yung pong talir niya na perwisyo. Opo. Pero ma'am, ang ginawa nyo, lahat-lahat dahil sa inyo, lahat-lahat ng paihi dyan, matigil lang. Kaya ang sabi ko, may dati police yan. Ma'am, huwag mo ibang telepono. May kakausap po sa inyo, ma'am, okay? Opo, Sir Rafi, maraming salamat po. Salamat din po, madam. Ingat po kayo palagi. God bless po. Ha? Ano kaya kung lahat ng kriminal sa buong Pilipinas, sa halip na idalin sa korte, padala na lang memo. Hoy, kayo, stop na. Wow, ha? Ano kayo magagawa sa Pilipinas kung gano'n na lang? Memo na lang. Push, memo is the word. MJ, anong sabi ng netizens? Grabe, dahil dyan sa huling pangyayari, idol, lalo ng galaiti yung mga netizen natin. Si Angela Havar, sabi niya, bakit pinotong chairman niyan kung ganyan ka-ob-ob? Oh my OMG, God! OMG, patalsikin na yan sa pwesto, walang alam. Pero eto, ang ganda ng punto, idol, netong ano natin, kapatid nating netizen, si JPE. Grabe, napakadelikado niyan. Di man lang nila inisip yung kalusugan ng mga kapitbahay nila. At sana mapatigil yan bago pa may masunugan dyan. Oh. My point siya, idol. Eto naman, eto sabi ni Juan Smith, chairman, booking ka na, huwag ka na magpalusot pa, nakakalungkot naman at ikaw pa yung naging chairman dyan. Why oh aray why? Ito. Let us know daw, ilan ba ang porsyento? Dahil sabi ni Josh Grondig, may lagay yan dahil talaga kung seryoso si chairman, matagal na po yung na-report. So yun din talaga ang sabi nila, idol. Back to you dyan sa studio. Salamat MJ, magbabalik pa po ang Idol in Action. Mali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin.
anumang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatak kapati. Ano man ang sumpong nadala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rapid Tool po in action. Ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oh, di ba? The best talaga. Ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Rapid Tool po. Sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Suporta ko sa ibo o Serapi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumpong nadala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, Serapi. Makakasama mo siya. Di ka iiwan. Random tulong pasok dial girls. Eto na. Eto na yung gaganon-ganon pag sumayaw. Aha, parang robot. Sige, ready na. Okay, ready na mga keyboard warriors. Umaandar na ba? Hindi umaandar. Walang gusto ko umaandar eh. Paano tayo gaganan tumuro diyan kung hindi umaandar? Mabagal. Sa YouTube, sir. Ha? Saan may gusto ko mabilis? Sa YouTube po. Wala tayong oras. Maubusan tayong oras. Bakit mo pa nilipat? Pwede na doon. Uy, ang daming puso. Ito, ang daming puso. Yan, oh. Sige. Sino ba yan? Sobrang daming heart. Talaga namang mahal na mahal niya tayo. Sos, puro heart na lang. Anong pangalan? Janisa Toledo. Ma'am Janisa Toledo. Mapalad ka ngayong araw na ito. Akalaan mo? Nagpindot-pindot ka lang mga heart? Siguro magandang panaginip mo kagabi, ano? Di ba? Masarap ang gising mo ngayong umaga. 5,000 si Ma'am Janisa. Hello! Hello po! Yan ang gusto namin marinig. 5,000 pesos, ma'am! Ay, happy birthday! Happy birthday! May mamanda po kami mamaya. Surprise ko po siya. Salamat po! Walang alaman. Salamat din po, ma'am. Ayun. Okay, taga saan po kayo, ma'am? Okay lang po yan. Paranaque po. Paranaque. Oh, nakatingin na ako kayo ng Huling Roasters. Hindi pa po. Tugtugo lang po. Pero tikman niyo po yung Huling Roasters. Masarap din yon. Anong gusto mo? Chokes to go or Huling Roasters papadala namin? Para sa birthday mo. May po yung Huling Roasters na lang po para po sa asawa ko. Ah, sige. Huling Roasters papadala namin sa iyo plus 5,000 pesos. Happy birthday po! Salamat po! Oh. Salamat po! Ma'am! Alam mo na. Opa. Alam mo na itong hawak ko. Opo, oh. Sir. Sige, ma'am. Umpisa na natin. Ready? Opa. 1, 2, 3, go! Ano man ang sumbong na dala, basta't alam niyang nasa tama, makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, Serapi Tool po in action, Tool po in action.
Katampi ng naaapi, ang lodi ko na aking ipagmamalaki. Di ka iiwanan sigurado ko yon, sarap itulpo in action. Sige, sige ma, malapit na. Sige. Isa ako sa inyong dayla kung bakit ako nandito. Hanggat mayroong naaapi ay mayroong ayos! Finish na! Finish na! 5,000 pesos plus huling roasters plus two times! Happy birthday po ma'am! Salamat po sir! Happy birthday! Best wishes po! Thank you! God bless! O yan! Ang saya pag nakarinig tayo ng gano'n, no? Tuwan-tuwa sila at natulungan natin. Ngayon, ito naman po ating accomplishment report. Okay. Hello po. Hello. Si Merlita po hinahanap namin. Hello po kami sa YouTube. Aray na si... Well, ang mimi ko po ay nagtitinda po. Yan ang gusto ko! Nagtitinda ang pangain na cellphone ko pong gamit mo. Sir, taga saan kayo, sir? Taga Rosario, Batangas, sir. Kumusta naman po dyan sa Batangas, sir? Dadaalan, sir, ng bagyo. Sir, ako. Ano yung paborito kong manok? Tuktugo po. Tuktugo po ang maboritong manok ng bayan. Ngayon, sir, marunong kang kumanta? Opo, marunong po. Sige nga, para meron kang load galing sa TNT. Ano man ang sumong nadala, basta't alam niya tama ka makakasama mo siya. Sige, iwanan sigurado, sigurado, sigurado ko yun. Para tutulpuin ako, tutulpuin ako. Okay, panalo na, finish na. Okay, 2-5, kasama, TNT. Tanggap ko na po ang aking panalong 5K, saka po itong Choose to Go. Salamat po ng marami. Sana po madami pa kayong matulungan. God bless po. Ayan. O, di ba? Saya-saya. Punta na tayo sa ating sunod na kaso. Makakausap po natin si Gayly Villalba. Miss Gayly, magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, Sir Rafi. May gumagamit po ng inyong picture. Opo, sir. Para makapang-akit na mga boys. Parang ganun na nga po, sir. Eh, sino po ito, yung gumagamit ng picture nyo? Yung batchmate po nung high school, first year high school, sir. Ah, okay. Ooh. Nag-usap na kayo tungkol dito? Opo, sir. Kahapon po ng umaga. Okay. Anong sabi niya? Tinanong ko po siya. Talagang inassure ko po kung talagang siya po yung nasa likod ng account na yon. Okay. And then, nung una, hindi pa po siya umaamin. Kumbaga, parang ninenervous pa po siya. Then, nung mga tanghali po, tumawag po siya ulit para i-assure ko na talaga po kung siya na ba talaga yon. Then, umamin na po siya na siya talaga yun, sir. Okay. At nais mo mag-public apology siya para mapatawad mo? Po, sana, sir. Okay. Now, marami na ho ba siyang naakit ng mga kalalakihan? At ano ba ginagawa niyo doon sa mga naakit niyang kalalakihan? Yun nga po yung gusto ko na malaman, sir. Kaya gusto ko mag-public apology siya. Kasi hindi ko pa po alam kung sino pa po yung mga ibang pinagsisenda niya ng pictures ko. Kasi yung isang tao pa lang po yung napagsisenda niya ng picture ko, sir. Okay. Pakita natin, guys, yung picture, ayan, yung picture ni ma'am na ginagamit. Nasaan yung picture? Pakita natin yung mga ginagamit na picture. Yan. Oh. Yan yung picture ni ma'am Gayle Villalba na ginagamit. Ano pa? Pakita pa natin ibang mga pictures. Yan. Iba pa. Na ginagamit ni Miss Villena. Di ba marami mga pictures yon? Meron ako napiling tatlong pictures doon, Ranette. Ha? Okay. So yun yung picture. Okay, pakita natin ulit. Nasaan ngayon? Ngayon naman, nasaan si Miss Sibilena? Taga Nueva Ecija po siya, sir. Ayan, pakita natin si Miss Sibilena. Yan si Miss Sibilena. Alright. Siya yung gumagamit ng picture ni Miss Gayle para makapang-akit ng mga lalaki. Pagtabihin natin, pwede ba na pagtabihin natin picture? Yun. Ha? Pwede natin pagtabihin. Yan yung nanggagamit. Yan yung nireklamo. And then, ilagay nyo. Alisin yung picture ko. Ilagay nyo yung... I-off nyo ako. Off-cam nyo ako. Ilagay natin yung picture. Yan. Okay. Ooh. Yan. Yung nagreklamo, yan po si Ma'am Gayle.
Yung inireklamo, yan po si Ma'am Shebine. Okay. Ayan. Alright. Okay na. So, ngayon, si Shebine. Shebine ho ba yan, ma'am, o Shebine? Shebine po. Shebine po, sir. Shebine. Si Shebine okay. po, hindi sumasagot. Tawagan tawagan tayo ng attorney, kay Attorney Garrett, kung nasa linya si Ralph. Sino to? Isa sa mga naka-chat. Akala ko yung anak ko. Boss mo yan! Naakit yung anak ko! Si, sabi ko si Ralph naakit, hindi. Ralph, hindi ko anak to. Ibang Ralph to. Ralph, magandang hapon, Ralph. Ralph. Nasaan na si Ralph? Ito. Ralph. Si Ralph ay naakit sa magandang picture na ipinadala nitong si Shebine na picture ni Gail. Ralph? Hello po. Okay, naakit ka sa picture. Oo nga po. Kala ko nga po si Gail po talaga yun. Oh, so ano nangyari? Nagpadala ka ng pera? Anong ginawa mo nung naakit ka? Hindi naman po nang ano, nangaakit lang po, kumbaga ganun po. Meron ba mahiningin pabor o mga kapalit sa pag-akit sa'yo? Wala naman po. Ano lang? Anong napapala niya? Ano po kasi, parang dumadami po yung siguro, nagpapadami po siguro ng lalaki. Ganun. Nagpapadami ng likes o lalaki? Mga likes din po siguro. Ah, nagpapadami ng likes. Okay. At isa ka doon, nakakausap mo naman siya? Opo. Anong sinasabi niya sa'yo? Through chat? Opo. Okay. So, ngayon alam mo na. Mag-unlike ka na. Unlike na po. Unsubscribe na. Ha? Unlike ko na po siya. Unlike mo na. Ayun. At least natuwa na yung tunay na si Gail. Nakita mo na yung tunay na Gail? Hindi. Sa ano lang po. Ngayon lang po. Sa video chat po. Ngayon nakikita mo na. Ayan. Siya yung tunay na Gail. Okay? Huwag ka na magpaloko. Ayan. Gail. May mga tatanong mga netizen. Dalaga ka pa raw ba? Single, married? Hindi po. Married ka na? Single mom po. Single mom. Pero single ka pa rin. It doesn't matter. As long as you single ka pa rin. Oh, Ralph. Ayan, si Gail, single pa rin. Oh. Ha? At least nakita mo yung tunay na ano? Tunay na si Gail. Di ko naman po ginusto yung ano eh. Saka yung ano, parang chat lang po. Chat lang? Oh. Pero ngayon nakita mo na si Gail, gusto mo pa rin siya? Hindi po. Hindi. Sige, Ralph. Salamat, Ralph, ha? Sige po, salamat po. Attorney Garrett, magandang umaga. Magandang umaga, sir. Okay, may kaso ba itong si Shebine? Although, wala naman siyang nakukuhang kapalit, hindi pera or anything. Yung likes lang, para dumami yung likes niya. Ginagamit niyang picture nitong si Gail. May kaso ba? Wala. Actually, sir, we're going to be very, very strict, no? Under our cybercrime law kasi, yung identity theft, sir, pinagbabawal po yan. Yung paggamit niyo po ng ibang identity other than yourself for gain, punishable po siya. Kung na-monetize po ang Facebook, I can make a case na meron pong identity theft dito, sir, Rafi. Ah, o nga, no? Kung monetize yung kanyang Facebook. Yes, sir. Pero ang may karapatan po mag-file po dito, sir, Rafi, is yung identity ng tao na ginamit niya. Not yung mga taong nag-like sa kanya or nagkagusto talaga sa kanya. Ayun. Okay. So, pwede siya mag-file ng kasong identity theft. Okay. Yeah. Salamat, Attorney Garrett. So, Ma'am Gail, willing ba kayo mag-file ng kasong identity theft laban dito kay Shebine? Sir, meron pa po kasi ako isang concern. Sige po. Yung tungkol po yun sa sinabi niya kay Ralph na patay na daw po yung baby ko. Yun po yung gusto ko talaga. Yan na dito. Ah, ibang kaso 'yon. Attorney Garrett, nandiyan pa si Attorney Garrett. Bilis yes, na. Sir. Eh sinabi niya pala doon kay Ralph na patay ng anak ko. Pinatay niya ang anak nitong si Gail. Yes, sir. May kaso ba 'yon? Dagdag. Sinabi niya po directly or publicly through sa chat. Sinabi niya itong si Ralph na yes. Kunyari siya si Gail, yung anak ko patay na. Pinatay niya yung bata.
Yes, sir. Yung ganitong kaso po, no, is very light lang. Ang tawag po natin dyan is unjust vexation dahil iniistorbo mo yung kapayapaan ng isang tao by telling a lie, sir. So, meron siyang makakaso pero napakagaan lang po. It's unjust vexation, sir. At least dalawang kaso. Sige, Atty. Yes. Garrett. Oh, thank you. Okay, Ma'am Gail, dalawang kaso. So, pag nag-public apology siya, burado na. Okay. So, Ma'am Gail, gusto mo ba makita yung... Pwede na rin po, sir. Pero... Gusto mo makita yung picture ni Ralph? May picture ba tayo ni Ralph? Wala, sir. Nakita ko na po. Nakita mo na. Oh. Yeah, baby! Ano? Gwapo ba si Ralph? Gwapo? Gwapo? Si Ralph? Ma'am, gwapo ba si Ralph? Sir? Gwapo ba si Ralph? Sir, okay lang naman po. Mare mo, dahil dito, magkaroon ka ng bagong love life. Oh. Who knows? Who knows? Oh, baka naman pwede raw kayo ni Ralph, sabi ni Luisa Royce. Hindi na pwede. Ah, hindi na pwede. Ha? Ah, okay. Kung meron ka na pala, then stop na tayo. Kasi sabi mo kanina, single mom ka. Oh, ibig sabihin, wala kang partner. Pero kung meron na, then... Opo, sir. Okay. Meron ka ng partner, then tigil na tayo. Okay na. Ralph, may partner na siya. Stop na, Ralph, ha? Stop. Okay. Thank you, Mama. Huwag mo ibabang telepono. Tutulungan namin kayo makapag-file ng case. Okay? Madam, God bless. Alright. Ngayon, grand tulong sa pagbabalik ng Idol in Action. Kamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Anumang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap ito po in action. Ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oh, di ba? The best talaga. Ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang rapi tulpo. Sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Support ako sa ibo o Serapi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap ito po in action. Oh,
makakasama mo siya. Di ka iiwanan sigurado ang iyong dito na tayo sa nakatuwang kumasa ay Dance Challenge. Sila ang binansag ang Marias of Quezon, sina Joyce Janet, Save Buenaventura. Ngayon sila ay live. Magandang tanghali sa inyo, girls! Yes! Congratulations! Kayo ay panalo na agad. Pasok! Satellite Dish! Good for a 3-month free subscription mula sa satellite at pre-installation. At meron pa kayong 10,000 pesos cash! Ayan! Okay? 10,000 pesos cash plus satellite dish plus meron kayong 2,500 pesos cellphone load galing sa TNT. Okay, kung meron kayong satellite dish pero meron pa naka-satellite, 600 pesos na lang ang bagong box sa pinakamalapit niyong dealer. Automatic 100 peso discount kapag may luma kang Digibox kahit hindi satellite o signal. May promo pang buy one get one month to get 2 months load free, kaya switch na okay na lang sa satellite. Pasensya na ha, ubos na tayong oras, but anyway, nakita namin yung dance nyo. Thank you. Meron kayong 10,000 plus satellite plus 2,500 pesos, okay? Tapa! Wala tayong oras, pasensya na. Usap tayo off-air, okay? But anyway, panalo na kayo. Congratulations. Okay. Sige. Habol tayong oras. Ngayon, pasok sa Grand Tulong dahil agad tayo. Nag-habol tayong oras. We only have 2 more minutes. Marami nag-antay. And dial 50,000 pesos. Pakibilisan. Baita sink lang ang malakas. Sa panahon ng pandemya, pong, pampalakas ng resistensya, Vita Sync. Okay, pasok, agad, numero, dial, ring, sagot. Pag hindi sumagot, agad, maging 75,000. Pag sinagot, hello, hello, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rapid. Oo, oh, alam ko na, panalo ka na agad. Panalo natin ka ng video, panalo, panalo rin. Magandang tanghali po, ako po si Edwina Marquez po. Nakatira po sa Pilinia Rizal po. Sana po si Rapi, matawagan nyo kami. PWD po ako, 7 po anak ko. Wala na po kami pambili ng pagkain. Si Rapi, maraming salamat po. Ayun! Congratulations, sir! Meron ka na agad! 50,000 pesos! Congrats! Okay. Ganun kasimple. May accomplishment, wala? Okay, bago tayo magtapos, may mga pabati pa dyan sa Mars at MJ! Yes, Idol! Meron! Happy na bati ko na si Evangelista Paz at si Rosalie Paz na nanonood ngayon. At syempre mamaya sa totoo lang. Yes, 6 to 8 p.m. Nandiyan one kami ni Maring MJ. Meron pag 2 minutes. Yes, it's 11 to 10. Pwede! Oh. 4 p.m. 1 news, 8:45 p.m. 1 p.h. Ayan, panoorin nyo na mainit-init yung mga showbiz balita ngayon. At saka tuwing Linggo, Idol, 8 to 9 a.m. Clinic of Lavier. At tuwing Linggo po, 10 a.m. Sabado. Magkasunod pala yes. Tayo sa Mars. Tama, ayan. Grabe, Idol, yung mga kaso ngayon, hindi namin kinakaya, kaya yung mga netizens din, ano, hindi sila natigil. Hindi ko kinaya yung piso, Idol. Yun lang ako na, na-affect diba? Sa piso. Okay. Sige, susunod na po, Lunch Out Loud sa TV Pangayon at si Cheryl Cosim sa mga balitang magpapabusong sa inyong kalaman sa Signal Channel 1 sa mga nanonood via Facebook Live. Tutok na po sa Facebook page na 1PH para sa inyong bagong link. Bakit ako'y nandito? Tama. Hanggat merong inaapi, ay merong Rapi Tulfo. That's right. Walang...